Tara mga tol, samahin niyo ako. Meron tayong project ngayon. Ay hindi, ako lang pala. Meron akong project ngayon. Teka ulit. Okay mga tol, tamang-tama. Samahin niyo akong gumawa. Meron akong project ngayon ng key lace or ID lace na katulad ng ganito. Ayan. Pero bago yan, shoutout sa'yo tol, Aaron Arellano. Shoutout kay Rafael Binadicto, kay AJ Arts, kay Rolly Castro, at shoutout din kay Jeffe Radilla. Okay mga tol, kumusta? Ayos ba tayo dyan? Maligayang pagbabalik ulit dito sa channel ko mga tol. At kung bago ka lang, ngayon lang tayo nagkita. Ako nga pala si Warm Carubio at isa po akong Piling Graphic Designer. Okay, ngayong araw, mag-sharing lang ulit ako sa inyo. Gagawa ko ngayon ng key lace kasi nagkaroon ako ng project. 12 pieces lang naman ito. So, pakikita ko sa inyo yung mga gagamitin ko, mga materials na gagamitin ko, at yung layout ko, kung paano lang ako nagle-layout sa Photoshop ng key lace or ng key holder. Pakita ko rin sa inyo kung paano ko ini-heat press. At pakikita ko rin sa inyo kung paano ko siya ina-assemble. Madali lang to mga tol. Alam ko, karamihan alam na rin to sa inyo kung paano to gawin. Wala lang. Nagkataon may project ako ng key lace, so naisipan ko na rin gawa ng video. Para sa future, para sa mga magiging baguhan sa business na ganito, balang araw, di ba? Okay mga tol, punta muna tayo sa Photoshop. Pakikita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Or paano ko nilalayout. Okay mga tol, pakita ko sa inyo kung paano ko siya nilalayout ha. Hindi ko na siya masyadong pateteknikalin para mas maintindihan nyo. So, ganito. Ang size ko nyan ay... sa height ay 1 inches, tapos sa width ay 11 inches. So, ganun ako gumagawa or nagle-layout ng key lace ko, ng key holder ko. Tapos 300 resolution niya. Tapos 300 resolution lang mga tol. Tapos, okay lang. Yan. So, eto na yan. So, itong mga nakikita nyo mga lines na to, ang tawag dito ay guideline. So, gumawa ako nyan para malaman ko kung saan ko ipapwesto yung mga logo or yung design ng customer para mailapat ko siya ng maayos. Kasi itong side na to ay half inch or 0.5 inches. Ito sa kabila, gumawa lang din ako ng guidelines. 1.5 inches to mga tol or 1.5 inches. So, etong side na tong sa kabilang gilid, yan yung tinitiklop natin dito. Ayan. Yung tinitiklop natin. So, hindi naman siya printable na side. So, kadalasan, blanco lang natin siya ginagawa or ako. So, para alam ko lang kung saan ko ilalagay yung mga design. Tanggalin ko muna itong mga to. Yan. So, pag nakuha ko na yung guidelines dito, yung 1.5 nga, tsaka yung 0.5, kukunin ko naman yung gitna niya, mga tol. So, eto. Tanggalin ko muna siya, mga tol. Pakikita ko sa inyo kung paano ko nakuha itong gitna. So, gumagawa ako ng gitna ng guidelines para alam ko dito, yan, para masukat ko o masentro ko yung pinakagitna niya. Para tama yung tiklop. Yan. So, ganito mga tol. Marquee tool. Yan, rectangular marquee tool. Mula dito, dadrag nyo lang siya mula dito sa dulo. Ayan. Kung nakagawa na kayo nyan, punta kayo rito sa baba, create kayo ng new layer. Ayan, magkakaroon ng new layer mga tol. So, yan. Dito, palitan lang natin ito ng kulay. Kuwari red. Yan. Tapos, alt backspace para makuha nyo yung kulay, mapalitan nyo yung kulay. Yan. Pag okay na yan, control T, lalabas to. Yan. Tapos, drag na kayo dito sa ruler. Yan. Drag kayo ng guidelines, papunta sa gitna. So, pag nakuha nyo na yung gitna, punta kayo dito sa layer, delete nyo na. So, ito na yung gitna. Yan. Yan siya mga tol.
Ganun din mga tol, pag gusto nyo rin kunin yung gitna nito, yan, halimbawa ito, create new layer ulit, alt, backspace, yan. Tapos control T, drag ulit kayo, yan, delete nyo na ulit yung ginawa nyong layer, so yun yung gitna. So ginagawa ko rin yan kasi halimbawa ganito, so ito yung project ko ngayon. Ito yung logo or yung design ni client. So, pakita ko lang sa inyo. O, halimbawa ito. Kaya ko siya nilalagyan din ng gitna na guidelines dito para yan sa ganito. For example lang naman mga to. Control T. Ayan. Para mag-gitna ko lang siya. Ayan. Gitnang gitna na siya. So, ganun din sa kabila. Rectangular marquee tool. Drag. Create. New layer. Alt. Backspace. Tapos, Control T. Drag ulit ng guidelines. Ayan. Tapos, example ulit. Itong logo na to. Para mag-gitna ko siya. So ganyan yung pagle-layout ko mga tol. So ito yung pinaka buong layout ko ng keylays, yung mga guidelines, hindi ko na tinatanggal yan. Sinesave ko na yan mga tol. Ayan. So pagkatapos ko na siyang gawin, ganito mga tol, meron pa ako sa inyong ipapakita. Select mo lahat nito mula sa background hanggang sa logo or yung design nga na ibinigay sa'yo. Ayan. Control E para ma-select lahat. Ayan. Para isa na lang siya mga tol. Yan. So ang ginagawa ko, meron ito pa isa pong pang ginagawa. Create new inches. Sa height di ba kanina ay 1 inches. Gagawin ko siyang 1.1 inches. Tapos dito 11 inches pa rin. So 300 resolution. Okay. So may bago na ulit akong documents na 1.1 at 11 inches mga tol. Tandaan nyo ha. Tapos kunin ko lang to, itong ginawa nating design. Lilipat ko lang siya dito sa ginawa kong bagong 1.1 na inches. Tapos 11 yung lapad niya. Tapos gagawin ko yan neto niyan. Black din yung background. So mamaya pakikita ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo kung bakit ako gumawa pa ng 1.1 na inches. Tapos next mga tol, file, new, gawa ulit tayo ng document, international paper or A4 size mga tol, tapos 300 resolution. Tapos dito ko na siya ipiprint, ililipat ko na itong ginawa ko sa ganyan. Control T, rotate ko lang, tapos ayusin ko lang siya rito. Ako mga tol, limahan lang ako kung gumawa sa ganito. Yung iba, ginagawa nila anim. Ako lima lang. Hindi pa naman ako lugi eh, pagka limahan. Mas natitapan ko lang kasi siya. Pagka ganyan, medyo gusto ko kasi yung maluwag para matapan ko siya ng maayos. Hindi pa naman ako lugi eh, pag limahan. So yung iba, anim man talaga kung mag-layout sila ng ganyan. Nalagyan ko pa ng brightness yan. Para kasi magda-dirt shade pagka heat press na natin. So tinatantya ko yan. Minsan pag okay na ako sa 50 or 100, depende. Dito siguro mga 80% lang ng brightness ang ilalagay ko. Para hindi masyadong dark pagka pinirit na natin, lumutang pa yung kulay niya. So control P sa printing. Sa printing naman, L110 series ako. Kasi yung printer ko, yung Epson L120. So, nag-install ako ng driver ng L110. So, okay lang din naman kung wala kayong ganun. So, ganito lang yung printing settings. May ginawa na kasi ako ditong preset eh. So, kiniklik ko na lang yan. So, sa document size, A4. Ganun din dito sa magiging output na ano, document size. Yan dito, output paper. A4 din. Tapos, naka-mirror. High speed yan.
print preview. Lagi ako nagpi-print preview kasi minsan nakakamali ako ng minsan landscape pa lang. Nakaklik pala sa landscape, eh, portrait yung gagamitin ko. So, ayan. Tapos, okay ko lang. Ito, pinapalitan ko ito ng ano, Photoshop Manage Color. Ewan ko, eh, nakasanayan ko na. Ewan ko kung mayroong pagbabago yun. Pero yun yung kadalasan ko or nakasanayan kong settings. Tapos, i-print ko lang yan. Okay mga tol, pakikita ko sa inyo kung ano yung mga materials na ginagamit ko or kung ano yung mga kailangan natin sa paggawa ng kilis. Okay mga tol, kailangan natin ng gunting, ng cutter, soldering iron, at ng plies. Ito, mahalaga rin tong plies na to. Maya, pakita ko. At syempre, kailangan natin ng lanyard. Hindi ko alam kung ano talaga yung pinakatawag dito. So, pag bumibili lang ako, sinasabi ko lang, meron ba kayong pang ID lace na lanyard ganito? So, alam nyo nila yan. So, itong gagawin natin ngayon ay 1 inches mga tol. Ayan, 1 inches. Meron din silang 3-4 ang alam ko ha. Hindi ko na alam kung meron pa silang mas malaki sa 1 inches ha. Doon sa mga nakakaalam yung matagal na, paki-comment kung ano pa yung ibang mga sizes nito para makatulong sa mga bago. Next, kailangan natin ng masking tape. Ang brand nito ay Armor Tape. So, ito yung ginagamit ko kasi hindi siya madikit. Madikit siya pag tinape na natin. Pero pag heat press, di ba mayroong masking tape na humahawa yung adhesive. Sobrang dikit niya. Ito hindi mga tol. Mamaya pakikita ko sa inyo na walang adhesive na natitira sa kanya. Armor Tape yung brand mga tol. Kailangan nyo rin bumili ng ganito. Yan. Ang tawag dito ay carbiner or caribiner. Kung ano man ang tawag dito. Ayan. Ayan. Comment nyo na lang din kung ano yung tamang pronunciation sa dito. Basta carbiner ang tawag ko rito eh. At syempre, pag bumili kayo nito, siguraduhin nyo na package na may kasamang ganito ring. Meron kasi nabibili na individual eh. Yung ganito lang, walang kasamang ganito. So, tanong nyo na kung partner sila. Ito yung bilhin nyo, yung partner nyo. May iba't ibang kulay na ito mga tol ah. Meron na itong red tsaka blue rin. So, depende na sa inyo. Depende sa project na gagawin nyo. At, bibili rin kayo ng remache. Ito mga to. Partner siya. Para siyang gikaw, tsaka pakaw. Okay, ito. Ayan. Yung male. Tawag dyan yung male eh. Male na remache. Kasi meron ding female na katulad na ganito. Yung butas lang. Yung parang pinakapakaw lang. So, partner din siya. Okay mga to. Ito na yung print niya. Tiniprint natin. So, next mga tol, gugupit tayo ng neto mga tol. Gupit tayo ng limang ganto na kasayis na katulad ng haba nito. Pero magpapasobra na rin ako. Diba 11 inches yung sa layout natin. So, pasobra lang ako ng mga kahit mga 11 and a half. Kahit naman na hindi siya pantay-pantay mga tol, basta importante magpasobra lang kayo. Okay mga tol, ito pa isang technique ko ah. Ewan ko kung yung iba ganito rin yung ginagawa, pero may nagturo lang din sa akin ito. So pinipre-press ko muna to. So kaya ko siya pinipre-press mga tol na mga kahit 20 seconds lang, pinipre-press ko talaga siya. Kasi pag hindi ko siya repress ng 20 seconds yung ink parang nagkakashadow siya, yung iba kumakalat tapos minsan hindi lutong-luto talaga. So yun lang naman, sa akin lang naman kayo kung gusto nyong i-prepress, para sa akin mas okay yun, para sa akin mga tola. Pero okay lang naman na hindi naman din, obserbahan nyo na lang din, to see is to believe naman tayo mga tol. So prepress ko lang muna tapos babalikan ko kayo. Okay mga tol, okay na na-prepress ko na siya ng 20 seconds. So gumupit ako mga tol. Ang piprint lang ko lang muna ngayon ay dalawa. Dalawa lang muna kasi magte-test print ako. Magsa-sample print lang ako ng actual. Tapos papakita ko kay client kung okay sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, yung background niya kasi naka-gradient na gray. So, 'di ba, problema natin sa sublimation eh yung kulay gray. So, pakita ko sa kanya yung design niya na hindi ko gagalawin. Sana magustuhan niya yung kulay para hindi na rin ako mahirapan kunin yung kulay gray kasi naka-gradient eh, hindi siya solid color, so mahihirapan ako. So sana
pumasa tong sample natin na hindi ko gagalawin yung design niya. So ganito, pakita ko mga tol. So eto mga tol, sana nakikita nyo ha. So di ba yung layout natin ay 1 inches by 11, so eto yun. Tapos inilipat natin siya kanina sa 1.1 inches, di ba? Pinasobrahan ko. So ganito. Yan. Sana nakikita nyo mga tol na zoom ko lang konti mga tol. Yan. So nagpasobra ako kasi minsan or kadalasan gumagalaw yan pag tinaypan na natin. So para kahit gumalaw siya, hindi siya, kahit umurong siya ng ganyan, hindi siya magkakaputing linya sa ganito. So lahat pa rin yan mapiprint, malalagyan ng print. So yun yung purpose ko, kaya ako siya, kaya ako nagpasobra ng 0.1. So ayan mga tol, so heat press na natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung temperature ko sa pag-heat press ng ganito. Okay mga tol, eto na yung na-heat press natin. Ayan. Tingnan natin sabay-sabay. Sana okay siya para hindi na ako mahirapan na mag-adjust. Sana magustuhan ni client. Ayan, nagkulay brown yung gray. So, baka mag-adjust ako dito. Pero sana mabola ko. Yung gray, naging medyo brown siya. Paliwanag ko kay client or baka i-adjust ko na lang din para masatisfied yung customer para umulit. Pakita ko na lang din sa inyo yung paano ko siya i-assemble. So, saksak ko muna itong soldering iron. Saksak ko muna siya para uminit. Lagay ko muna siya dito sa tabi. Prepare ko lang yung rematche plies. Gagamitin natin to. Kasi, yung plies, kaya ito yung ginagamit ko. Wala kasi ako nung ano, yung pinaka parang punch niya, yung parang puncher niya para yung pinaka machine para dito sa rematche. Wala ako nun eh. Hindi ko rin alam kung ano yung tawag. So, ulit, sa mga nakakaalam, yung medyo matagal na nanonood dito sa channel ko, baka alam nyo kung ano yung tawag doon. Yung pang punch o puncher ba tawag, hindi ko alam, para sa pang-ipit dito sa rematche. So, wala ako nun, kaya ito muna. Hindi ako bumibili nung kasi hindi naman ako nagkakaroon ng project na libo na idlers or ng keyholder. Paisa 30-30, 50, ganun lang naman. So, kaya na ng plies. Para sa akin, hindi ko pa kailangan bumili nun. So, kung kayo, may budget kayo, bilhin na rin kayo nun para mapagaang yung trabaho nyo. Pero sa akin, magaang pa naman. Tapos, itong mga sobrang linya na puti na to, mga tol, yan, na gupitin lang natin yan. So, sana mga tol, nagigits nyo ha, kung pinakikita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng keylace or ng keyholder. Okay, game, next. Itong ring, pasok nyo lang. Yan. Tapos di ba gumawa tayo ng layout na yung gitna para ma-center natin. Yung ma-center natin itong design. Pag okay na, ito naman, itong carabiner or carabiner. Yan. Pasok lang natin siya. Yan mga tol. Yung pinakatiklop. Tingnan nyo mga tol. Yan. At yung kabila. Pantayan mga tol. Kasi nga, gumawa tayo nung center. I-solder na natin siya. Ingat lang kayo mga tol, mainit to. Lalo sa mga baguhan. Ako ilang paso ang nangyari sa akin. Medyo bago lang ako. So, gitna nyo lang. Tansyahin nyo lang, gitna. Tapos tusukin nyo lang. Pagtapos, etong rematche na male. Pasok nyo lang. Ayan. Tapos yung isang partner niya, yung may butas. So, ayan na siya mga tol. Itong place na, ang ginagawa kong panghigpit sa kanya. Kuha kayo ng maliit na ganito lang para lang pang taklob dito sa rematche. Para pagka inipit nyo siya na ito, pinarest nyo siya. Hindi babakat yung pinaka ito, itong edge na to. May edge to dito yung parang ngipin. Hindi siya babakat dito sa rematche. Kaya ako siya tinatakpan ng ganyan. Tapos huwag nyong pang masyadong panggigilan ha. Mapapakaramdaman nyo naman yan mga tol na tutunog naman yan eh. Yan. Masyadong
Yung masyadong panggigilan. Ayan. Ayan ang mga tol. So, bukas ko malalaman kung magugustuhan ni client kung okay na sa kanya itong output. Pero kung hindi, gagawa ko ng paraan na maging gray siya. Sana nagustuhan nyo itong video na to, lalo sa mga baguhan o sa future, yung ganito future na makakapanood ng video na to. So, paano mga tol, hanggang dito na lang ulit ha. Sana nag-gets nyo o naiintindihan nyo yung ginawa natin ngayong araw na to. So, dati yung gawin. Kita-kits tayo sa susunod na upload mga tol. Kung matagal ka nang nanonood sa akin tol, mag-subscribe ka na tol, huwag ka nang mahiya. Para ma-update ka rin sa susunod na upload, di ba mga tol. Huwag mo nang kalimutan yung i-click yung bell, yung all, yung sana all. So, yun, hanggang dito na lang mga tol. Huwag yung kakalimutan, sharing is caring mga tol. Importante yan, lalo sa panahon ngayon. Huwag nyo rin pakakainin yung mga tamad ha. Tamad yung mga yan, hindi pinapakain yan. Ulit, warm Karubyo, peace, ingat tayong lahat.